What's up mga kamani magnet? Namumblema ba kayo na wala kayong makitang buong dahon ng laurel upang gawin sa ating ritual at pampaswerte? Pwes, pwede nyo lang gamitin ang mga durog-durog na dahon ng laurel na pampaswerte. At ituturo ko sa inyo ang ritual kung paano mapaparami ang inyong pera gamit lamang ang durog-durog na laurel. Kung paano, stay tuned lang mga kamani magnet at huwag kayong maglilipat. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, maaaring magsubscribe, ilike, i-share ang video ito. Stay tuned mga kamani magnet! What's up mga kamani magnet? Alam ko naman na marami sa atin na namumblema sa pera. Marami sa atin ay walang makuhaan ng pera. Minsan, hindi na natin alam ang ating mga gagawin. Hindi na natin alam kung sino ang ating tatakbuhan. Lahat na lang ng ating nilalapitan ay iniiwasan tayo sa kadahilanang natatakot silang mautangan. Isa ka ba sa nakakaranas ng ganitong sistema sa buhay na kahit anong pagsisikap mo sa buhay ay walang nangyayari? Hindi mo ba alam na baka maaaring ang loob ng iyong tahanan ay punong-puno na ng isang negatibong enerhiya na nagbablock at nagtataboy ng mga positibong enerhiya? Hindi nyo ba alam na mga bagay na yan ay nagpapabigat sa atin at sa ating buhay? Kung kaya't ang mga bagay na yan ay dapat maitaboy at maalis sa ating tahanan. Kung gumagamit tayo ng ritual, kinagamit natin ang dahon ng laurel. Kinakailangan, ipasok nyo ang dahon ng laurel sa iyong tahanan upang magkaroon ng pagbabago ang inyong buhay. Kung sa mga naniniwala nito at nakagawa na nito, ang daming naganap na pagbabago sa kanilang buhay. Ngunit sa mga sarado ang isipan, huwag nyo na itong subukan sapagkat alam kong ang mga negatibong tao ay walang patutunguhan. Ngunit kung isa ka sa mga positibong taong naniniwala na maaaring mabago ng dahon ng laurel ang iyong buhay, maaari kang manatili sa bidyong ito at panoorin natin ang proseso kung paano natin itataboy ang kamalasan sa ating buhay. Kung nananawa na kayo at ayaw nyo na ng paulit-ulit na paghihirap sa buhay nyo, ituturo ko sa inyo ang sekreto na dapat mong gawin upang nang sa ganun ang buhay mo ay magkaroon ng pagbabago. Huwag mong isarado ang iyong puso't isipan. Tanggalin lang natin ang mga nakablock sa ating tahanan. At paniguradong kapag naalis natin ang lahat ng yan, kasi kadalasan hindi nyo pinapansin ang mga yan. Akala nyo simpleng bagay lang. Pero hindi natin alam ang simpleng bagay na yan ang nagsisira sa ating buhay sapagkat ang mga swerte na dapat ay papasok ay hindi na natutuloy na pumasok sa ating tahanan sapagkat nahaharang na ng mga negatibong enerhiya. Kaya't alisin natin yan sa ating tahanan sa pamamagitan ng paggamit ng mga durog-durog na dahon ng laurel. Maraming nagtatanong sa akin, Ma'am, mahirap pong umanap ng buong dahon ng laurel. Ngayon, hindi na kayo mamumblema sapagkat ang gagamitin na natin sa pangtaboy ng malas ay ang mga durog-durog na dahon ng laurel na napakadali lamang hanapin at napakadali lamang makita at napakadaling gawin. Kaya't simulan na natin ang ritual na ating gagawin upang ang kamalasan ay mataboy na natin sa ating tahanan. Ang unang step na gagawin natin ay kumuha tayo ng mga durog-durog na dahon ng laurel. At pagkatapos, sunugin natin ang mga ito. Ang mga usok na nagmumula sa dahon ng laurel ay gagawin nating insenso na pauusukan natin at gagamitin pampausok sa loob ng tahanan. Magsimula tayo sa pintuan, sa entrance door, papasok ng loob ng tahanan at siguraduhin na lahat ng usok
ay mapapalibot nyo sa buong kabahayan. Kinakailangan ang buong kabahayan ay mainsensuhan gamit ang dahon ng laurel nang ang mga negatibong enerhiya ay maalis at lumubay. Nang sa ganon, maging mag-aangang yung bahay at ang kamalasan ay imaitaboy sa loob lamang ng iyong tahanan at manatiling positibo lamang ang nakakapit upang nang sa ganon mabless at maging positibo rin ang iyong buhay. Pangalawang dapat nating gawin gamit ang durog-durog na laurel ay ang pagsusulat ng mga ninanais at mga pagdadasal ukol sa mga nais yung maganap sa iyong buhay upang kayo'y swertihin. Ang gagawin nyo lamang ay kumuha ka ng isang malinis na papel, isulat mo sa isang malinis na papel ang iyong mga kahilingan. Simulan mo sa mainam na kahilingan na matagal mo nang ninanais na mangyari sa iyong buhay. Pagkatapos mong maisulat ang iyong mga kahilingan, ipilot ang papel at ilagay sa loob ng garapon. Pagkatapos, kumuha ka ng dahon ng laurel. Ilang durug-durug ng dahon ng laurel? Pwedeng 6, ikaw nang bahala kung ilang piraso ng dahon ng laurel ang ilalagay mo sa loob ng garapon. Tandaan, yung sinulatan mo ng iyong kahilingan na nasa papel, ang papel na pinagsulatan ay ilagay sa loob ng garapon at ang dahon ng laurel na durog-durog ay ilagay din sa loob ng garapon. At pagkatapos, kumuha ka ng 7 piso o 7 pirasong tagpipiso at ilagay mo rin ito sa garapon kung saan nandoon ang papel na pinagsulatan mo ng iyong kahilingan at dahon ng laurel. Kapag napagsama-sama mo na ang papel ng iyong kahilingan, dahon ng laurel at 7 piraso ng pisong pera, maari mo na itong dasalan ng isang ama namin at isang sumasampalataya. I-visualize mo na lahat ng naisulat mo sa papel na iyong kahilingan ay magaganap at matutupad. Ang iyong buhay ay magbabago at ikaw ay uunlad. Matatapos na ang kahirapang matagal mo nang tinatamasa. Gusto mo na ng pagbabago sa iyong buhay. I-visualize mo ang lahat ng bagay na iyon ay magaganap sa iyong buhay at ikaw ay uunlad. Pagkatapos mong dasalan ng galapon, ilagay ito o itago sa isang lugar kung saan ikaw lang ang makakakita. Maaari mo itong ilagay sa loob ng iyong cabinet o kung saan mang lugar na walang ibang makakakita kundi ikaw upang ang mga naisulat mo sa papel ay magkaroon ng katuparan. Ang lahat ng yan ay magaganap. Tandaan lamang na kapag ginagawa mo ang ritual na ito, gawin ito tuwing Martes o kaya naman ay Biyernes. Gawin ito tuwing pagsikat ng araw, alas 6 hanggang alas 8. Kinakailangan din kapag ginawa nyo ang ritual na ito, ang puso nyo ay malinis at kayo ay positibo. Upang ang lahat ng naisulat na sa papel ay maganap at mangyari sa iyong buhay. Matatapos na ang kalungkutan at problemang matagal mo nang iniinda pagkatapos mong gawin ang bagay na ito. Maraming nagpatunay na ginawa nila ang bagay na ito at nabago ang kanilang buhay. Walang mawawala kung iyong susubukan. I-claim mo na ang pagbabago sa iyong buhay. Magaganap ang isang milagro na ikaw mismo ay hindi makakapaniwala. Kung ang mga gumawa nito ay nabago ang buhay, bakit ikaw ay hindi mo subukan? Nang sa ganon, isa ka sa mga taong magkaroon ng pagbabago. Nang sa ganon, ang dating buhay mo na sobrang hirap ay magkakaroon ng direksyon. Lahat ng mga panalangin at inihiling mo sa buhay ay magkakaroon ng kaganapan. Kung dati lagi kang nangungutang sa iyong mga kapitbahay, ikaw na ngayon ang uutangan. Kung dati ang mga kapitbahay mo, ikaw ay pinagtutuguan, pinagtataguan, at ayaw pa utangin, ngayon naman sila mismo ang lalapit sa iyo at makikipag-close. Alam mo naman sa lipunan natin, kapag may pera ka, kilala ka. Pero pag wala kang pera, kinakalimutan ka. Kung kaya't kapag naramdaman nila ang pagbabago sa iyong buhay, marami kang magiging friends. Unti-unti silang lalapit sa iyo at
Unti-unting dadami ang mga friendship mo. Tandaan lamang kung anong pera ang makuha mo, kung anong blessing ang mapasayo, huwag mong kalimutang mag-impok. Magtabi ka para sa future ng mga anak mo. Huwag mong ubusin lahat. Huwag mong ilabas lahat ng perang nakukuha mo. Magtabi ka para sa future mo at future ng mga anak mo. Lagi rin nating tatandaan na huwag kalimutang magdasal sapagkat nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Maraming salamat mga ka-Money Magnet. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, maaaring mag-subscribe, i-like at i-share ang videong ito. Thank you very much mga ka-Money Magnet.